guys! Welcome back to my channel at ito another episode na naman ng vlog ko today at kanina umalis ako, may pinuntahan lang saglit, may tinagpo akong tao. Tapos ngayon, dumaan ako dito sa Rosalie's Bibingka na sikat na sikat dito sa Marilao at sa buong Bulacan yata dahil sa kanilang napakasarap na mga delicacies. So, ito guys, susulitin ko na habang wala pa yung mga pamangkin ko dito makukulit at maiingay. So, ito, sasadyahin ko na mag-vlog talaga. At ayun nga, ano, sobrang natatakam lang kasi ako sa mga kakanin at sa kalamay. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo guys at sasabihin ko sa inyo kung magkano yung presyo bawat isa. So, ito tatlong item lang naman yung nabili ko. So, unang-una, itong special puto pau. So ayan. Kasi yung ate ko na galing Canada, galing Catanduanes, ang nag-request siya ng kakanin tsaka puto. So yun, dahil paalis naman na sila sa Sabado, naisip ko bumili na rin ako nito. So itong puto pau is nagkakahalaga ng 140 pesos only. So ayan ang price niya, guys. So 10 piraso siya at 140 pesos lang. So, sulit na sulit at ang daming palaman niya sa loob. So, mamaya i-food taste natin. Tapos, ito na nga guys. Sasabihin ko muna sa inyo yung presyo kung magkano. Kasi ito lang naman, tatlo lang naman yung kadalasan namin binibili. Pagka ano lang, nagkikrave lang. So, ito. Yung pangalawang nabili ko is ito yung dating pinapasalubong sa akin ng asawa ko. Kasi pag madadalaw siya dito sa bahay namin, ano, may daladala siyang ganito. So, ayun o. Yung una ko natikman ito sa asawa ko na dating boyfriend ko. So, ito, Rosalie's Suman Pinipig with Buko. So, ito siya. Masarap siya. Nakabalot siya sa ganito. Parang plastic labo. Tapos, meron din siyang parang ano, pinipig sa ibabaw. So, itong Suman Pinipig with Buko na to, nagkakahalaga rin ng 140 pesos. So, sa tingin ko, nagmura siya kasi dati feeling ko 160 siya. So, hindi ko sure pero feeling ko lang nagmura siya. Kasi akala ko abutin ng 500 yung binili kong item. So, nagulat ako na 140 lang pala siya. So, meron ding lamang 10 piraso. Sulit na sulit at napakasarap. So, mamaya ulit, ipu-food taste natin kung satisfied ba or talagang sulit pa yung perang binayad. Ayun na nga guys, dahil parang ano, natatakam ako sa kalamay talaga, as in. Dahil unang natikman ko to sa Baguio, tapos hinukutsara siya, tapos malambot na parang, ewan ko, hindi ko ma-explain yung lasa, pero mamaya ipu-food taste natin. Tapos, ang price nito is nagkakahalaga ng 65 pesos only. So ganito, tikman natin kung masarap ba siya kasi nakalagay dito, Batangas. So, we will see. Pero parang hindi ito talaga gawa ng Rosalie's Bibingka. So, parang kasing meron siyang pangalan na Kalamay Batangas. So, it means galing siya sa Batangas. So, 65 pesos only. Good for 3 person na to, 4. Kung hindi ka naman mahilig yata sa sweets, so titingnan ko kung anong lasa ngayon. Kasi nakalimutan ko na yung lasa niya. Kasi matagal na yun. Ito na guys, yung pangatlong item na binili ko. Ito yung natikmang ko dati sa Baguio na nakalagay sa buko. Na talagang, oo, promise, na nakalagay sa buko na natikman ko nung umuwi kami dati doon. Ay, namasyal lang. Tapos bumili ako ng, parang natikmang ko na nasa buko. Tapos, ito siya. Ano ba to? Kalamay Batangas. So, ito siya guys. So, itong nabili ko lahat, guys, is nagkakahalaga ng 345 pesos only. So, ito, may resibo siya pag bibili kayo doon. So, ayan, worth it naman yung, ano, yung bayad. Pero, titikman muna natin siya ngayon. Okay? Dahil, unang-unang nabili ko yung puto pau, unahin na rin talaga natin yung puto pau. Kasi, wala. Ito naman talaga yung una kong pinili. So, tingnan na natin. Tikman na natin. At husgahan na rin. So, dahil nagugutom na rin naman ako, talagang maganda yung pakiramdam ko. So, tikman na natin. So, yung packaging niya okay naman. Sobrang silyado. Tapos, nakalagay, special puto.
Tapos, ito na siya. So, itong puto pao, merong, alam naman natin na merong itlog na maalat sa ibabaw. So, tingnan na natin at i-bite na natin. First bite. So, yung feedback ko sa puto, masarap siya, malambot at halatang bagong luto. Tapos, sakto lang yung lasa niya, hindi maalat, hindi matamis, hindi ma... Basta sakto lang siya. Sobrang sarap. Kasi, siguro, gutom ako. Pero, masarap talaga siya. Ito yung kadalasan namin binibili, lalo na pag may merienda, pag almusal. So, ito, puto pao, the best. Para sa akin, the best. So, hindi ko na rin nangingiyan ng opinion yung mga kapatid ko kasi busy. Ang ate ko nagluluto, tapos yung isa naman, busy. Ewan ko, wala daw siyang ayos. So, ayan na nga. Ang verdict ko dito sa puto pao is sobrang sarap, tapos affordable, 140 pesos. Pero ang alam ko dati, yung puto pao, 120 lang siya dati. Tapos tumaas na tumaas, siguro dahil na rin sa inflation. So, affected ng inflation. So, siguro, tumaas na rin talaga ng tumaas. Guys, itry na rin natin tong Rosalie's Suman Pinipig with Buko. So, ito, ang ganda ng packaging, naka-plate siya dito na plastic, tapos hindi siya nalalaglag. Naalala ko dati, ito yung binili ko na pinadala ko pa sa Canada sa asawa ko. So, ayun, okay siya kasi, di ba, pag sa ano daw, sa airport daw, bawal yung may mga dahon-dahon. So, ganitong style yung pinadala ko sa asawa ko noon, natatandaan ko. So, ito napakasarap din ito, pero i-share ko sa inyo kung anong lasa. So, pagbukas mo nito, ganyan. Sobrang, ano niya, balot na balot siya, tapos ganito siya. Ito, guys, is 140 pesos, 10 pieces. Good for 4 person, 3 person. Yun, okay na yun. Okay na siya, tapos, ito siya, ganito siya. Sarap. Madulas nga lang. So, kainin na natin. Natikman ko na rin yung Suman Pinipig with Buko. Sobrang sarap niya. Hindi siya katulad ng ibang mga suman kakanin na parang natitikman mo pa yung bigas. Yung parang malagkit na hilaw pa. Siya hindi, parang lutong-luto, malambot, matamis. Sakto lang yung lasa, consistent, katulad pa rin ng dati. Tapos, maraming pinipig sa ibabaw na yun nagpapasarap kasi medyo maalat-alat. Tapos meron din siyang mga buko na nagpapasarap din. Tapos malambot lang yung buko niya, hindi matigas yung buko, kaya masarap siya. So, ayun guys, ang birdie ko ulit is ha, sobrang sarap. Okay na okay. Sulit na sulit sa 140 pesos only. Tapos ito na guys, yung huli kong nabili, na excited na rin sila ate kasi gusto rin nilang tikman kasi first time namin tong isusubuhan. Kasi kadalasan nga, sinabi ko kanina na kadalasan binibili namin sa Rosalie's Bibingka is itong puto pao at itong suman pinipig with buko. So ito, bago lang to sa panglasa namin kasi natanda ko talaga matamis to, pero matagal na panahon na yon. So gusto rin tikman nila ate. So tikman na natin kung ano ba talaga ang lasa nito. Siguro sa part na to, makukuha ko na sila ng feedback or reaction kung ano bang lasa. So, tikman na natin, guys. Ayan, guys. Sobrang sticky niya. Ayan, dumikit na sa kamay ko. Tapos, meron akong kutsara dito. Food taste natin to. Ito is nagkakalaga ng 65 pesos only. Tapos, napakalagkit niya. Para sa akin, hindi na masama. Sa halagang 65 pesos kasi... para mabigat naman na siya sa chan, tsaka good for 2 person. So, tingnan na natin at tikman na natin kung ano lasa. So, isang kutsara, tikman natin. Ah.
Ang sarap. Parang may ano siya, may parang maliliit na parang sesame seeds. Baka mali. Ay hindi, bula lang pala siya. Kala ko sesame seeds. Bula lang pala siya. So, ang sarap guys. 65 pesos only. At titingnan din ni ate kasi bago yan sa panglasa niya. Ngayon lang din ako bumili. So, tingnan na natin kung magka. Kung magkano. Kung ano ba ang dating sa kanya. So, tikman muna. Parang ano? Buko jam. Buko jam. Ang lasa, parang yung nyug na ano. Pwede hindi palaman. Hindi ko lang alam kasi ano eh, kalamay talaga siya eh. Parang ano lang talaga, pang dessert lang siguro. Pang tanggal umay. So ayan, anong masasabi mo dyan sa kalamay dahil first time nating kainin? Masarap naman. Anong lasa sa'yo? Anong dating? Parang jam. Mas, parang masyadong malapot, no? Parang masyado siyang ma... Ay, hindi. Masyado siyang maano. Parang malabnaw konti. Parang pag in-slide mong ganun, bababa agad. Tapos yun, didikit-dikit na nga sa kamay ko. So, yun. Masarap naman daw siya. At, hindi mo, worth it ba sa 65 pesos? So, yung ngayong kapatid ko, okay naman daw sa kanya, parang jam daw ang dating. Pwede daw siya ipalaman. So, yun, parang awkward naman, parang hindi masarap ipalaman kasi parang pantanggal umay lang siya. Tapos yung isa kong kapatid naman, sabi daw parang panutsa yung ilalagay daw sa, saan ba yun? Sa humba. So, overall, nabusog ako. Mabigat sa tiyan, tapos feeling ko sobrang affordable niya. So, ano, tapos, masarap naman talaga, quality talaga. Parang consistent yung lasa niya mula noon hanggang ngayon. Kaya lang, medyo tumataas nga lang talaga yung presyo. Pero dun sa presyo ng pinipig, yung suman pinipig, buko, parang hindi ko napapansin na tumaas siya. Kasi dati, feeling ko, parang 160 pesos siya, tapos ngayon 140 pesos. So, ayun lang guys, napaka sarap ng food taste ko ngayon sa Manila ate. Siyempre, share ko rin yan sa kanila. At sobrang, sa tingin ko, mabubusog kaming lahat. Makapasyal kayo dito sa Rosalie's Bibingka. Try nyo rin yung pinakamasasarap na bibingka at kakanin. So, kung hindi ka pa nagsubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel and click the bell button para every time meron tayong bagong upload videos, manonotify ka kaagad. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!